breaking news pa rin, na planong ayon sa ating informer o PA, Puting Ahas, sa PDEA at sa PNP at sa AFP, para malitosil. Litong-lito na mga Jotang Jinimes, di ba? Sa gobyerno, yung ating mga PA dyan, sa bawat sulok ng ayon sa ng gobyerno, ay plano daw, mga kababayan, na wag na, na hindi o iboboykot ni Lazo, okay, PDEA Chief Lazo, etong hearing, dahil talagang nakita ng taong bayan kung gaano siya nagmukhang syunga doon na nagdala ng testigo na walang alam. At also kinakabahan sila sa ating in-expose din. Actually, isusulatan ko ang Senate. Okay, isusulatan natin ang Senate na isama nila ang investigasyon, ang blurry, ang Committee on Public Order under kay Senator Bato, na isama niya sa investigation yung questionabling dalawang passport na ginagamit ni Emeterio Bitong o Ramil Bitong. Alright? Dalawa kasi yung pangalan niya. Okay. Alright. So ngayon, mga palangga, so yan ang gagawin, ang ano natin, okay? All right. So ngayon yan ang isa sa mga dapat, okay, dapat na gawin ng committee o committee sa May 7. Kasi mga kababayan, okay? Itong si Bitong nga, may sumulat kasi sa atin, okay? May sumulat sa atin itong si Ramil o Emeterio Bitong, mga kababayan, ay talaga namang lumabag sa batas na ito ay may criminal offense kung talagang ipapatupad lang. Kaya dapat maimbestigan kasi noong March 4, 2024, bago tayo nag-expose dito tungkol sa pagbangag-bangag ni Marcos Jr. noong March 11, 2012, ay may nagsuplong na pala sa PDEA. Pero ayaw pansinin ni Lazo, dahil ang pakiramdam ni Lazo ay pag-aari niya ang PDEA at above the law, pareho sila ng amo niyang bangag na si Marcos Jr. So dito sa ano na to, mga palangga, sa information na ito, na gumagamit nga ng fake births, gumamit, ang istorya pala nito ni Bitong, okay? Tandaan nyo, si Bitong at si Lazo ay taga-takip ni Marcos Jr. sa kanyang pagpupulburon. Okay? Taga-takip at cover up, kumbaga. At ang isa pang kasabot nila, ayon sa ating Puting Ahas, mga palangga, itong Colonel Magno na nasa likod ni Lazo noong time ng hearing na ito. At kasama din ito sa kanilang smuggling activities. Diyan, kung, you know, ang dami, grabe. So balikan natin, para maunawaan ninyo at shout out natin dito sa Committee on Public Order, kasama na yung mga senador na hindi umattend nung last hearing dahil sila ay what? Umiiwas na ma-associate dito sa issue na ito dahil ayaw nila, natatakot sila kay Marcos Jr. baka hindi itaas ang kanilang mga kamay sa 2025 election. So lingid sa kalaman ng ating bayan, mga palangga, gumamit pala ng fake birth certificate sa PMA noong pumasok itong si Ramil Bitong na naging AFP, naging general, mga palangga. So imagine mo, gumamit siya ng fake birth certificate sa PMA. Okay? Pero ang nakalagay sa kanyang birth certificate nung ipinanganak siya ay Emeterio Bitong. Okay? Emeterio. Pati sa Civil Service Commission, sa record niya, siya ay what? Ramil. Okay? Gamit niya, alam niyo, yung ginagamit niya yung ibang identity. Alright? So, kaya ito daw, mga palangga, ang isa sa kadahilanan na na-disapprove yung kanyang attestation or yung kanyang appointment na gusto siyang ilagay ni Lazo as what? As Director 3. Diba? Dahil nga dito sa mga issue na ito. Pero dahil talagang likas na mangbabali ng batas itong si Lazo, wala silang pakialam sa Civil Service Commission. Kaya naman itong si Bitong patuloy na gumagamit ng dalawang pasaporte. At
kahit na ito ay labag sa mata, sinusuportahan ni Marcos Jr. at itong ni Lasso. Imagine nyo mga palangga. Kaya dapat ipatawag itong Bureau of Immigration. Ipacheck lahat ito. Isusulat ko to. Susulatan ko kayo ha. Kailangan pag-usapan nyo ito sa May 7. So, sangkot dito ang Bureau of Immigration. Bakit pinapayagan nila na itong mga inupo ni Marcos Jr. okay, at ni Lasso ay dalawang pasaporte. Gagawa ka lang, gagamit ka lang naman ng dalawang passport. Unless kung dual citizen ka, you have US passport or you know, Japanese passport at meron kang Filipino passport. Pero sa case itong ni Bitong, ay Filipino lang ang kanyang citizenship. Pero bakit dalawa yung kanyang passport? Ha, ano ang kriminal na activity niya sa labas ng bansa? Kasi napag-alaman natin, mga kababayan, ay nagsubmit pala siya noong 1999 ng affidavit, okay, sa Philippine sa DFA na kung saan yung kanyang passport, okay, yung kanyang passport na Emeterio Bitong, right? Emeterio Bitong at Ramil Bitong, sinabi niya na ay iisang tao lamang. So, definitely during that time 1999, kung nagsubmit ka na mamili ka kung Emeterio ang gusto mo o kung Ramil ang gusto mo. So, na-approve naman. The problem is, gumagamit pa rin siya ng dalawang pasaporte. Pag lumalabas siya at makikita sa record sa immigration, as early o as late as 2006, di ba, 1999, sinabi niya na ang Ramil at ang Emeterio ay iisa lamang na katauhan. Pero in 2006, ayon sa ating PA, ay merong record sa immigration na dalawang pasaporte ay ginagamit nitong taong ito. So, ang ibig sabihin, lumalabag siya sa batas. Ano ang issue niya? Ano ang purpose niya? Bakit dalawang passport kapag nagta-travel siya abroad at hindi pa niya dinideclare na siya ay, ito, lalo na ngayon, ito, hindi dinideclare na siya ay taga-Pideya. So, bakit niya hindi dinideclare? Kasi nga, ang nakikita natin, dahil hindi siya nakapasa o na disapprove yung kanyang appointment ng civil service. So para safe, isa yun sa mga dahilan. Kaya niya dinideclare. Alright? Kasi bakit natin ito pinag-uusapan? Eh di ba kinu-question nila si Morales na kaya siya daw ito i-dismiss? Di ba sinisira nila, kina-character assassinate nila si Morales? Pero ito palang si Bitong ay disapprove ang appointment pero pinuprotektahan ni Lasso. Bakit itong Lasso na to, kung napanood yung hearing noong April 30, ay grabe ang pagtira kay Morales. Yun nga, sinisira na ito, nilabas pa niya yung personal data sheet. Pero ito palang kasabwat niya. Okay? Itong kasabwat niyang si Bitong ay naglumabag sa batas sa paggamit ng dalawang passport. So see that? So mga kababayan, kailangan ninyong malaman yan at mukhang hindi a-attend itong si Lasso. Dahil yan ang kanilang sikretong yung strategy nila ni Lali Satanas at ni Marcos Jr. Pero, mga kababayan, based nga dun sa report na natanggap natin na si Maricel Soriano ay a-attend. Alright? A-attend sa May 7. Ngayon na in-expect natin. Alam mo, I realize na no, overnight, pero ako naman, hindi ko naman binash si Maricel Soriano. Ang sinasabi ko lang, you know, huwag niyo akong materi-teri. Kasi ay, nung nilabas ko itong dokumento na ito, kung kayo ay nakatutok sa akin, di ba hindi ko siya pinangalanan? It just so happened kasi na nandoon siya sa, sa authority to operate, saka sa pre-op. So napakasakit sa akin yon na madamay siya dito, pero wala tayong magawa. Kasi you know what? Nung ako'y bata pa, pinapanood ko yan, yung Super Inday and the Golden Bibe. Okay, so I realized, sabi ko, pwede maging hero si Maricel Soriano. Right? Mag-a-agree kayo, mga palangga. Pwede siya maging hero kasi, alam mo yun, sana siya na yung susunod na Super Inday o Super Hero. At sana magkaroon siya ng tapang. Okay? Magkaroon siya ng tapang, courage at yung selflessness na ipakita niya sa taong bayan na maging superhero siya talaga at
panindigan niya yung kanyang pelikula na Super Inday and the Golden Baby. Pero dapat ngayon, Super Inday and the what? And the Pulburon Boy. Di ba? Super Inday and the Pulburon Boy. Kaya wag natin siya i-bash. Huwag natin i-bash si Maricel Soriano. You know why? Siya ay biktima eh. Biktima. Actually, bago pa ito lumabas, mayroon akong vlog last year nung nagsimula akong criticize sa gobyernong ito, na may nakarating sa atin na sinira din ng yung kinabukasan ni Maricel Soriano nung kanyang ex na kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Botlog. Dahil nga, ayon sa ating source, ito talagang pamilya ni Lisa ang nag-introduce. Okay? Itong si Marcos Jr. actually. Si Marcos Jr. at ang mga grupo niya na ang nag-introduce dito kay Maricel sa Pulburon. So again, Maricel Soriano is a victim. Okay? Siya ay biktima. Pero sabi ko nga, kung siya ay magsabi lamang ng katotohanan na nakita niya, sana yakapin niya itong, I mean, you know, tanggapin niya kasi hindi na siya, no way out na ito eh. Gawin niya na lang itong pangyayaring ito na maging tularan siya ng sambayan ng Pilipino, ng mga bata, na mag-stand up siya, mag-speak up siya for what is right para sa kapakanan ng karamihan. Kasi lahat naman tayo may challenge sa buhay eh. Kasi pinanood ko, bago tayo mag-vlog, pinanood ko yung kanyang interview dito kay Aster Amoyo. Alam mo, I'm very emotional na galing sa mahirap na pamilya, particularly yung sinabi niya na doon sa interview na may panahon na nagdadasal siya, sabi niya, Lord, tulungan niyo naman po kami, wala po kaming makain. Kasi naranasan ko rin yan sa buhay ko eh, na yung gigising ka, wala kang breakfast, di ba? Social, ano, breakfast, wala kang almusal, o sa tanghilian, wala ka. So, napaka-humble pala ng pinagdaanan niyang buhay. Yun nga lang, you know, dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa bagay na naging mahina siya. So instead of, ako naman di ko naman binash si Maricel, di ba? Sabi ko naman, ayoko nga siyang pangalanan, pero I'm praying na sana sa kanyang sa pagdinig sa May 7, ibababaw sa kanya yung paano niya itong negative na nangyari sa buhay niya. Of course, may mga nagbabasa kanya. Gawin niyang positive. So, magkaroon siya ng impact sa taong bayan. Magiging Super Inday siya sa ating society. We gonna embrace her. Yayakapin natin siya. And definitely, kapag siya ay talagang inilatag niya sa taong bayan, kung ano ang naganap o matatandaan niya ang mga pangyayaring yun, my God, lalo siyang sikat na siya eh. Bumagsak lang siya dahil may nag-introduce sa kanya ng pinagbabawal na pulburon. At siya ay biktima at inubos niya, ayon na sa ating informante, hinutot yung pera niya. Nakinita niya sa pelikula, naapektuhan. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Maaring iba sa inyo dyan na nakikinig, meron kayong kamag-anak, kapatid na nalulung sa masamang bisyo pero pilit niyong binabangon. Pero kasi ang issue dito, mga palangga, is itong si Kuting, si Marcos Jr., okay, na hindi nagbabago sa halip nagnanakaw pa. So si Maricel, baka sabi ko nga, siya na yung magiging Super Inday talaga. Di ba? Meron tayong Inday, tapos siya another Super Inday as a hero na makikilala ng magigising ang taong bayan at, you know, mailalagay muli siya sa history ng Pilipinas na may isang artista na nalubog man siya sa masamang bisyo pero bumangon siya at ipinakita niya sa taong bayan, tinanggap niya yung pagkakamali siya, niya, then magiging inspirasyon siya ng kabataan na nalulong sa mga showbiz, mga personalities na ngayon, maaring sila ay na nagdudurog-durog, at baka maging advocate pa si Maricel Soriano dito sa pangyayari yun. Kasi naniniwala tayo, lahat ng pangyayari sa buhay, whether negative man ito, you know, may mga blessing in disguise na natatamo ang bawat tao na nakakaranas, no, involved. Kasi malay ba ni Maricel na mauungkat pa ito? Mismo nga si Pidea Agent Morales, nagalit din siya nung narinig niya ang vlog ko na ano ba ito, nahimik na ako, naungkat pa. And I believe, ganun din si Maricel Soriano, kaya I apologize sa kanya. Hindi ko po, Miss Maricel, hindi ko
intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. But since nabuksan na ito ng publiko, sana maging tumayo kayo at yakapin nyo ang katotohanan at maging inspirasyon kayo, maging role model kayo sa inyong kapwa-artista. Not only sa buong Pilipino. At talagang tuluyan na nga talaga kayo maging super Inday. Diba? Yun nga lang, hindi Golden BB yung nakasama mo. Super Inday and the Polvoron Boy. Diba? Kasi, for sure, kung ako talaga narapan ko si Ice ang kapartner niya doon sa SM, that was 1980s, no? High school. I think sa SM North EDSA pa kami nanood noon nung palabas na yon. At saka as artista, wala akong, inahangaan natin yan, si Maricel. Inahangaan natin siya ng bonggang-bongga. So kaya sabi ko, what if kaya panindigan ni Maricel na magiging superhero talaga siya para sa taong bayan? Diba? Yung power niya. Kasi nalugmok siya. Tapos napanood ko si Kaiser Amoyo na nagba-vlog siya. And let's support her. Yung vlogging niya, lalo natin palakasin. Maging instrumento siya. Diba? Iba na ngayon eh. Noon ang mga artista, pag hindi kinuha, pag hindi malakas kay director o sa mga film owner, what you call that? Yung mga, let's say, mga advertising agency or mga film production, pag hindi ka malakas o hindi ka nagpa-chok-chak chenis, hindi ka bibigyan ng pelikula. Pero ngayon, sa panahon ngayon, Ms. Maricel Soriano, I'm so happy for you kasi nakabalik ka sa vlogging at you can make money out of it kapag ikaw ay naging superhero ng taong bayan, lalo kang mamahalin ang Pilipino at ilalagay ka namin sa pedestal. Islatag mo lang ang katotohanan. Nalugmok man tayo, nalugmok ka man sa ganung issue sa buhay, kailangan mo lang sabihin sa taong bayan kung ano yung naganap noong March 11 na yon, kung basikuting ay talagang sumingot ng pulburon. Kasi ang issue dito is 100 something million Filipinos. Super Inday. Ipakita mo yung superpowers mo. I know, mga celebrity, mga director, mga from that different sector, they will love you more and more. Yun ang nakikita ko, and we will pray for her na ligtas din siya, and I hope may mga kaibigan siya na talagang gagabayan din siya dahil napaka, sabi ko nga, maybe this is God's intervention. 'Di ba? Na like ako, hindi ko naman nakalain na mapunta ako sa ganitong klaseng sitwasyon na natin ang presidenteng bangag. It's the same thing with Ms. Maricel Soriano na gamitin niya yung kanyang superpower. Yes, may superpower ka as a celebrity, as an influencer. Kasi nakita ko yung humble beginnings niya eh. Nung pinanood ko siya kay Aster Amoyo, like couple of hours ago, pinanood ko siya ng bonggang-bongga. Nararamdaman ko yung sincerity niya dun eh. Yung pagkalugbok niya, na bumangon siya, may mga nabasos sa kanya. And I know, may picture, di ba tayo nung namatay? Sino ba yung namatay recently? Was it? Basta may nakita ako na si Maricel, what is it? Not FPJ, ano? Sino yung namatay na yon? I forgot. Basta, anyway, dun sa Lamay, nagkita sila ni Lisa Tanas, tapos inisnab-isnab siya. I think maybe this is your moment, okay? To tell your story. Diba? Kung ano ang nangyari. Si anong yun? Sino na-chugi doon? Ah, Jacqueline Jose. Oh yeah, thank you. Thank you, Palanga. Si Time, Tien. Oh, thank you. So, Jacqueline Jose ba yun? Parang hindi. Oo, parang last. But anyway, whoever, kung sino man yun. So, nakita ko yung ano na yun, yung inisnab-isnab ka ni Lisa. I think, this is your time. I think, inadya ka ng Diyos kung bakit nangyari mga ito. Baka nga mapanindigan mo yung pelikula mo na Super Inday, 'di ba? Super Maria. Kasi ano ba yung pelikula na yun? 'Di ba tagapagligtas siya? Tama ba? Tagapagligtas siya doon eh. Hero siya doon eh. Ang nirerepresent ng ano na yon ng pelikula na yon, kung naalala ko, about yung love mo sa pamilya mo, yung pag-ibig mo sa family mo. So it's like isa buhay natin. Maging hero ka sa sambayang Pilipino. We are 100 something million Filipinos. Imagine mo kung noon minahal ka ng taong bayan doon sa Super Inday and the Golden BB na yon, mamahalin at mamahalin ka ng taong bayan.
lalablabin ka nila ng bonggang-bongga, we will love you more. Kasi etong gagawin mo, ibig sabihin, iniisip mo na ang gagawin mong pagsabi ng katotohanan, you know what, ang pagsabi ng katotohanan, isang patriotism yan. Isang pagiging bayani kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Diba? Malaki ay maitutulong mo sa buong Pilipinas. Kasi, Ms. Maricel, alam ko na nag-suffer ka. Maraming mga Pilipinong nag-suffer dahil sa pulburon. Okay? Ito lang ang presidente natin na hindi nag-suffer sa pulburon. Kasi, nilalapastangan nila yung batas at pakasabwat nila lahat para hindi matuloy yung raid na yun noong March 11, 2012. So, I hope kayo na po ang magiging superhero ng Pilipino. Ilabas na natin kung ano talaga ang nangyari. Kung nagkamali man kayo, this is your time para makapag-contribute ka ng positive sa ating bayan. Kasi hindi maganda yung mga nababasa natin. Kasi wag na natin siya, ako, nag-a-appeal ako sa Kapalanga, wag natin siyang i-bash dahil siya ay nalubog sa masamang bisyo. Dito dapat iangat natin siya kasi bumangon siya eh. Bumalik siya. Di ba? Nakabalik na siya. May mga show-show yata siya. May mga pelikula na siya. Di ba? Mas gusto natin yung nalubog gaman pero bumangon siya. Pero itong presidente, na lumubog siya dun sa kanyang issue sa pulburo na yun sa in the past. In 2012. Pero ang imbis na bumangon siya at iahon niya tayo dahil presidente siya, lalo niya tayong nilulubog. Kasi kasabot sila sa pag-manufacture ng pulburon, smuggling, bribery, lahat na. Eh Maricel Soriano is what? Wala naman siyang bininakaw sa taong bayan. Nasira lang yung kabuhayan niya dahil nalulung siya sa anuman yung, sa anumang challenges ng buhay niya. Right? So I think, sabi ko nga, I hope ipagdasal natin na bigyan siya ng wisdom para sabihin niya kasi ang laki po ng magiging impact ng presentation ng presence ni Maricel sa May 7. At pwede siya maging advocate. Pwede siya maging speaker, pwede siya maging speaker ng TED Talk o speaker sa buong kung saan man. 'Di ba? I-educate niya yung tao, ang taong bayan kung mga artista na kapwa niya, ano bang mapapala mo dito? Ano bang naidulot sa buhay mo? Kasi ang alam lang natin sa kanya, kikay siya, komedyante, I think it's okay to tell your story kung ano yung pain, ano yung mga sufferings mo para mas ma-learn ng taong bayan kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi doon sa interview, sabi niya, sa interview with Aster Amoyo, ang sabi niya, ayaw daw niyang makita siya na umiiyak siya na malaman ng tao yung kanyang pain kasi ang alam lang ng tao is happy siya. No, I think, kailangan din malaman ng bayan kasi pag na-express mo. Actually, na-express na yung wala siyang pagkain, pagising sa umaga, walang breakfast, tapos sasabihin niya sa mga kapatid niya, matulog na lang ulit tayo. Yung ganun pinagdadaanan, nakaka-relate tayo eh. Dahil marami sa inyo din nakaranas ng ganung klaseng buhay. Kaya I think she's a good person. By watching that, she's a good person. Na nawala lang siya sa direksyon. Ganun talaga. There's no perfect life in this world. Pero at least,